Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat mga kapatid kong listeners. Muli pong nagbabalik si Dodong Espiritu para isalaysay ulit ang kwentong ginawa ni Franz Aliber at ni Donald Duck. At ito ay ang Boy San Telmo. Ikaw! Malakas na sigaw ng isang matandang lalaki kay Buboy habang ito ay naglalakad sa daan. Habang naglalakad si Buboy ay nagulat ito nang papalapit na sa kanya ang matandang lalaki at malakas na sinigawan ito. Kulay puti at mahaba ang buhok nito at ang balbas nito ay halos kasing taas din ng kanyang buhok na kulay puti din. At kulay itim ang kasuotan nito na may sakong dala-dala at isang tungkod na kahoy. Galing ng eskwelahan si Buboy at nakasalubong niya ito. Pero hindi niya inaasahan na sisigawan siya nito. Kaya huminto si Buboy at hinintay ang matandang papalapit sa kanya habang tuloy-tuloy ang pagsigaw nito sa kanya. Ikaw! Ikaw! Ikaw nga! Sambit ng paulit-ulit ng matanda habang ito ay sumisigaw kay Buboy at tinuturo pa siya nito. Bakit ho? Ako po ba, Lolo? Sagot ni Buboy at nagulat ito kung bakit siya ang sinisigawan ng matanda. Hindi naman niya ito kilala. Halika dito, iho! Dahil ikaw ang itinakda, kunin mo itong ibibigay ko sa iyong kulay pulang balabal at sundin mo ang nakasulat sa balabal na ito, ha? At lahat ng nakasulat dito ay magagamit mo sa iyong pakikibaka at pakikipagsapalaran. Hindi mo na maiiwasan at matatakasan ang nakatakda na magaganap sa iyong buhay. Dahil ikaw ang nakatakdang bagong magmamay-ari ng balabal na ito. Wika ng matandang lalaki sa binata habang may kinukuha ito sa loob ng sako. Habang nagsasalita ang matanda ay kinuha nito ang balabal sa kanyang daladalang sako at ibinigay niya ito kay Buboy. Nagtataka si Buboy kung totoo ba ang sinasabi ng matanda sa kanya. Kaya nag-aalangan ito na tanggapin ang binibigay sa kanya ng matanda. Ang nasa isip kasi ni Buboy ay baka nababaliw na ang matanda at naligaw lang ito sa lugar nila. Habang inaabot ng matanda ang balabal kay Buboy, tinitigan siya ng mga mata ng matanda. At parang sinasabi nito na totoo ang kanyang mga sinasabi. Kaya napilitan na lang si Buboy na tanggapin ang balabal dahil wala namang mawawala sa kanya kung tatanggapin niya ito at yun ay nasa isip ni Buboy ng oras na yun. Pinagmasdan ng binatilyo ang balabal na pula na inabot sa kanya ng matanda. Wala naman siyang nakikitang kakaiba sa balabal maliban sa mga nakasulat dito na hindi naman niya alam kung paano ito babasahin. Iba kasi ang mga titik na nakasulat dito. Parang isang sulat ito ng mga engkanto o sinaunang letra ng mga tao. Kaya napapangiti si Buboy
habang pinagmamasdan nito ang balabal na ibinigay sa kanya ng matanda. Elo, hindi ko naman naiintindihan ang mga nakasulat dito eh. Sambit ni Buboy sa matanda habang lihim itong nakangiti. Habang nakatingin si Buboy sa mga letra na nakasulat sa pulang tela, ay biglang nagulat na lang si Buboy nang tingnan niya ang matanda dahil wala na yon sa kanyang harapan. Naglaho yon na parang isang bula. Naging isang palaisipan yon sa kanya na kung paano nawala ng ganon kabilis ang matanda. At naghatid ito sa kanya ng pakiramdam ng bigla ang kilabot at pagkatakot na baka isang maligno ang matandang yon. Kaya kaagad niyang itinapon ang balabal sa basurahan. Iniisip din niyang baka may sumpang dala ang balabal na pula na binigay sa kanya ng matandang lalaki. Kaya tinapon na lang niya ito sa basurahan at dali-dali na siyang umuwi. Subalit, nang makarating si Buboy sa kanilang bahay, nagulat ito nang makita niya ang balabal sa kanyang higaan. Napaatras siya sa sobrang gulat at sabay lunok ng kanyang laway dahil sa natatakot na ito. Maya-maya ay may narinig na lang siyang isang sigaw na nagmumula sa labas ng kanilang bahay at ang kanyang ina yon. Romel! Romel, nasaan ka? Sambit ng pasigaw ng ina ni Buboy habang tinatawag nito ang kanyang ama. Tila ba ang boses na yon ay may pangamba na may kasama pang pag-iyak? Agad na nagkumahog palabas ang binata ng kanyang silid upang tumungo sa inang sigaw ng sigaw. Habang ang kanyang nararamdaman ay takot dahil kani-kanina lang ay nakita niyang muli ang balabal na pula sa kanyang higaan kahit tinapon niya na ito sa basurahan. Ngunit ngayon ay napalitan na ng pag-aalala sa inang nangangamba dahil may masama itong balita. Kaya hinanap nito ang kanyang ama. Laganap na kasi ang patayan sa kanilang baryo, kaya araw-araw ay may natatagpuan na bangkay at wala ng mga laman-loob ang mga biktima. At nakikita na lang nila kung saan-saan na madaming bahagi ng kanilang lugar ang mga bangkay ng mga taong pinatay. Si Gumare! Si Gumare! Paulit-ulit na sigaw ng kanyang ina habang hinahanap nito ang kanyang ama. Dahil natagpuan nilang wakwak na ang tiyan ng kanyang kumare at wala na ang sanggol sa sinapupunan nito. At pati ang mga lamang loob nito ay nawawala rin. Buboy! Nasaan ang tatay mo, Buboy? Nasaan? Wika ng ina nito na nanginginig pa sa pagsasalita ang kanyang boses. At kitang-kita ang balisa at pagkatakot sa mata ng ina ng binata na si Aling Melda. Halata sa mukha nito ang pangamba na baka siya na din ang isusunod ng aswang dahil buntis din ito ng 6 na buwan. Takot at pangamba ang tanging nanaig sa dibdib ni Aling Melda habang iniisip nito na baka siya naman ang patayin ng aswang na gumagala tuwing gabi. Pati ang kanyang mag-anak ay natatakot na din sa mga naggaganap sa kanilang baryo tuwing sasapit ang gabi dahil sumasalakay na naman ang pinaniniwalaan nilang aswang. Kahit tanghaling tapat man o gabi ay wala itong pinipiling oras. Ang buong baryo ay napuno ng takot. Hindi pa man tuluyang nakalubog ang araw ay wala ka nang makikitang tao sa labas ng kabahayan. Pagdating ng 5:00 ay tahimik na ang paligid at sa pagsapit ng dilim, kanya-kanya na lang handa sa muling pambibiktima ng aswang. Ang gabing yon ay hindi pinatahimik ng aswang ang bahay nila Buboy. Sa bawat kalampag na maririnig sa bubong ay ganun din ang pagkalabog ng kanilang mga dibdib. Takot ang naghahari sa kanilang mga kaloob-looban. Nakahiga lang noon si Buboy
at pinakikiramdaman lang ang paligid. Butil-butil ang mga pawis nitong lumalabas sa kanyang noo habang naghihintay kung ano ang gagawin ng aswang sa kanyang ina habang ito ay nanginginig na sa takot. Ang kanyang ama naman ay todobantay din sa asawang buntis. Marahil ang paki ng mga aswang ngayon ay ang bata sa sinapupunan ng kanyang asawa. Ngunit si Mang Romel ay hindi papayag sa nais ng aswang na umaaligid sa kanilang bakuran dahil hawak niya ang buntot ng pagi at gulok na bagong hasa niya kanina. Dahil alam nito na ang asawa na niya ang isusunod ng mga aswang na bibiktimahin. Si Buboy naman ay nag-uumpisa na rin kumuha ng bawang at asin upang ilagay ito sa bawat sulok ng bahay nila dahil ang kanilang bahay ay gawa lamang sa kawayan at maninipis na yero kaya kabado siya masyado na baka masira ang kanilang bahay kung aatake na ang mabangis na aswang. Umalulong ang mga aso na parabang may nakikita at naaamoy na kakaiba sa paligid. May kung ano-anong kakaibang tunog ang kanilang naririnig na nagdala sa kanila ng pagkabalisa at takot sa mangyayari. Romel! Naiinitan ako! Wika ni Aling Melda sa kanyang asawa habang pinagpapawisan ito sa sobrang takot. Ano? Bakit ngayon pa? Nagbabantay ako dito sa labas. Baka umatake ngayon ang mga aswang dito sa bahay natin. Wika ni Mang Romel habang pinagpapawisan na rin ito ng malamig dahil sa takot. Habang nagsasalita si Mang Romel ay biglang humiyaw si Aling Melda ng malakas dahil parang may kung ano sa kanyang sinapupunan kaya naman milipit ito sa sakit. Wika ni Aling Melda sa kanyang asawa habang namimilipit ito sa sakit. Habang hawak-hawak niya ang kanyang tiyan na nakatingin sa kanyang asawa. Dahil sa malakas na pagsigaw ni Aling Melda, nataranta na si Buboy pati ang kanyang ama dahil hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila sa mga oras na yon. Para silang mga trumpo na umiikot kung ano ang kanilang gagawin dahil namimilipit na talaga sa sakit si Aling Melda at parang mahihimatay na ito habang umiiyak ng malakas na nakatingin sa kanilang dalawa. Buboy, pumunta ka kay Aling Matilda. Sabihin mong kailangan natin ang tulong niya. Malakas na sigaw ni Mang Romel sa kanyang anak na si Buboy dahil ito lang ang makakatulong sa kanila sa oras na yon. Si Aling Matilda ay tanyag na manggagamot sa kanilang lugar at may kakayahan din itong manggamot ng mga naengkanto at kung ano-ano pa. Kaya rin itong makipaglaban sa mga masasamang aswang sa pamamagitan ng sagradong dasal na natutunan niya sa kanyang ama na isa ring manggagamot noon. Sigurado kayo itay? Baka hindi pa ako nakakarating sa bahay ni Aling Matilda eh. Wak-wak na rin ang aking tiyan at pinagpipestahan na ng mga aswang ang laman loob ko. Sambit ni Buboy sa kanyang ama na halos maihina ito sa takot dahil alam nito na nakaabang na sa labas ng bahay nila ang mga mababangis na mga aswang. Ayaw talaga lumabas ng bahay ni Buboy dahil sobrang layo ang tirahan ni Aling Matilda. Dadaan ka pa kasi sa ilang palayan bago ka makarating sa bahay nito. At isa pa, walang mga kapitbahay si Aling Matilda dahil halos lahat ng mga tao sa kanilang lugar ay takot din sa kanya. Dahil may usap-usapan na rin isa itong mambabarang kaya takot sila na makagawa ng kasalanan sa matandang si Aling Matilda. Baka kasi barangin sila nito at palabasin ang mga uod sa kanilang mga katawan. Aray! Romel! Buboy! Ang tiyan ko! Ang sakit talaga!
Malakas na sigaw ng ina ni Buboy habang nagmamakaawan na ito sa kanilang mag-ama na tulungan nila ito dahil para na itong hindi makahinga. Dahil sa pagmamahal ng binata sa kanyang ina na namimilipit na sa sakit, ay wala nang magawa pa si Buboy kundi sundin na lang ang ama sa iniutos nito na sunduin si Aling Matilda sa bahay nito upang makatulong maibsan ang pananakit ng tiyan ng pinakamamahal niyang ina dahil nagpapaikot-ikot na ito sa kanyang hinihigaan sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Umalis na si Buboy, bitbit ang kanang kamay ang gulok ng kanyang ama at sa kabila naman ay asin at bawang na pinagsama niya. Bago tuluyang umalis papunta sa bahay ng manggagamot si Buboy, ay sinulyapan niya muna niya ang kanyang inang hirap na nahuminga dahil sa sobrang sakit na nararamdaman nito sa kanyang sinapupunan. Umalis na si Buboy at dahan-dahang naglakad papunta sa bahay ng manggagamot habang ang mga mata ay palingalinga sa paligid. Alam niyang nakamasid lang ang aswang sa kanya at naghihintay ang mga ito ng pagkakataon na salakayin siya na hindi nito namamalayan. Kaya sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa kanyang gulok, asin at bawang na nasa kanyang dalawang kamay. Habang naglalakad si Buboy ay naisip niya na ang kanyang kapatid na nasa tiyan ng kanyang ina ang kailangan ng aswang. Kaya dapat niya itong mailigtas kahit anong mangyari. Dahil ayaw niyang mawala sa kanilang piling ang kanyang pinakamamahal na ina. Dahil siguradong mamamatay din ito kapag nagtagumpay ang mga aswang na makuha ang kanyang kapatid na nasa sinapupunan nito. Isa, dalawa, tatlo, takbo! Wika ni Buboy sa kanyang sarili dahil alam nitong may sumusunod na sa kanya na hindi niya nakikita dahil nakakarinig na ito ng isang mahinang kinig na patungo sa kanya. Sobrang tulin ng takbo ng binata dahil alam na nito na sinusundan na siya ng mga nilalang na nakamasid sa kanya kanina. Halos hindi na maramdaman ni Buboy ang pagod sa pagtakbo dahil sa sobrang takot nitong mahuli ng mga nilalang na humahabol sa kanya. Hindi madali ang pinagdadaanan nito habang papunta ito sa manggagamot na si Aling Matilda. Hanggang sa nakarating na siya sa huling palayan, malapit sa bahay ng matandang manggagamot at natatanaw na nito ang liwanag na nagmumula sa gasera nito. Kaya napangiti ang binata dahil malapit na siya sa bahay ng manggagamot na pakay niya upang matulungan ang kanyang ina na nag-aagaw buhay na. Subalit, habang siya ay tumatakbo papunta sa bahay ng manggagamot, ay biglang may humarang sa kanya na isang kulay itim na malaking aso habang ito ay naglalaway at nanlilisik ang pulang mga mata nito at nakatingin sa kanya. Ngunit hindi ito makalapit sa binata dahil sa bawang at asin nitong dala at sa gulok nitong hawak. Umalis ka dyan, aswang! Kung ayaw mong itapon ko sa iyo ang asin at bawang kong dala! Wika ng binata habang nanginginig ito sa takot sa asong nakaharap sa kanya. Saan ka pupunta, bata? Hindi ka ba natatakot sa akin? At hating gabi na ay nandito ka pa sa malawak na palayan. Wika ng asong itim sa binata habang naglalaway ito sa lamang loob ng binatang nakaharap sa kanya. Natatakot na ako kaya umalis ka sa dadaanan ko kundi ihahagis ko sa iyo itong asin at bawang natala ko. Hindi mo ako matitinag, bata. Ayaw mo talagang umalis, ha? Ito ang sa'yo! Ah!
Dahil sa paghagis ng asin at bawang ni Buboy ay tinamaan ang aswang sa mukha, kaya halos masunog ang buong mukha nito sa asin at bawang na tumama sa kanya. Kaya nagpagulong-gulong ito at bumalik ito sa pagiging anyong tao at tumakbo ito sa palayan upang maitago ang kanyang totoong pagkatao at para maalis niya ang asin at bawang na nakadikit sa kanyang mukha. Humanda ka sa akin, bata! Kapag natanggal ko ito, papatayin at kakainin talaga kita! Malakas na sigaw ng aswang habang naghahanap ito ng tubig sa palayan upang maalis ang asin at bawang na nakadikit pa rin sa kanyang mukha. Habang namimilipit pa sa sakit ang aswang, ay tumakbo na si Buboy papunta sa bahay ng manggagamot. At hindi nagtagal ay nakarating ito sa bahay ni Aling Matilda at kumatok ito ng sobrang lakas habang sumisigaw ito sa sobrang takot. Baka kasi hinahabulan naman siya muli ng aswang na tinakpunan niya ng asin at bawang. Tulong! Tulong! Buksan niyo po ang pinto! Maawa po kayo sa akin at sa aking ina! Kailangan po namin ng tulong ninyo, Aling Matilda! Maawa po kayo sa amin! Malakas na sigaw ng binata habang malakas din itong kumakatok sa pinto ng bahay ng manggagamot. Kaya nagmamadaling binuksan naman ni Aling Matilda ang pintuan noong marinig niya ang sigaw at katok nitong si Buboy. Dahil alam nito na nasa panganib ang buhay nito sa sobrang lakas at pagsigaw nito at malakas na pagkatok sa kanyang pinto. Nang mabuksan ng pinto ni Aling Matilda, ay tumambad sa kanyang harapan ang namumutlang mukha ng binatilyo habang hindi na ito makapagsalita ng maayos dahil hinihingal pa ito at hinahabol ang kanyang paghinga. Kaya hindi siya maintindihan ni Aling Matilda. Huminga ka muna ng maayos, binata, para makapagsalita ka ng maayos. Hindi tayo magkakaintindihan yan kung hinahabol mo ang iyong paghinga habang ito ay nagsasalita. Wika ng manggagamot kay Buboy para mahimasmasan ito sa kanyang nararamdaman na takot. Kinalaunan ay nahimasmasan na ang binata sakalang nakapagsalita ng maayos at pinaliwanag ng dahan-dahan ni Buboy ang pakay niya rito at kung paano siya nakarating dito at kung bakit siya hinihingal ng husto. Lola, tulungan niyo pong aking ina. Baka mamatay po siya sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Maawa po kayo, Lola. Tulungan niyo po kami. Wika ni Buboy habang tumutulo na ang luha nito sa pagmamakaawa sa matandang manggagamot. O sige, tutulungan na kita. Kaya huwag ka nang umiyak dyan at samahan mo ako kung saan kayo nakatira. Sagot ng matanda sa binata habang hinahawakan nito ang ulo para tumahan na ito na hindi na siya tuluyang umiyak. Habang pinupunasan ng binata ang kanyang luha, ay inahahanda na ni Aling Matilda ang kanyang gagamiting panggamot sa nanay ni Buboy. Hindi na ito nag-atubili pa at agad pinungo ang bahay ng mag-asawang Romel at Melda kasama ang kanyang anak na si Buboy. Subalit, habang naglalakad sila sa bahay nila Buboy, ay muling nagpakita sa kanilang harapan ang malaking aso na halos sunog na ang mukha nito. At halatang galit ito sa binatang si Buboy dahil sa tinakunan nito ang kanyang mukha ng asin at ng bawang na pinagsama sa kanyang kamay. Tanda! Ibigay mo na sa akin ang binatang yan kung ayaw mo madamay sa galit ko! Dahil sa ginawa niya ay nasulog ang aking mukha at hindi nagagaling kailanpaman! Wika ng aswang kay Aling Matilda na galit na galit habang nakahawak ito sa umuusok niyang mukha. Hindi maaari, kaibigan! Dahil ang batang ito ay ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili
upang hindi mo siya mapatay at makain. Kaya umalis ka dyan sa daanan namin. Baka magsisika! Sagot ng matandang manggagamot sa aswang na galit sa binatang kasama nito. Dahil sa galit ng aswang, ay inatake nito ang matandang manggagamot gamit ang kanyang matutulis na kuko. Dahil hindi niya talaga mapapatawad si Buboy sa ginawa nito sa kanyang muka. Subalit, hindi alam ng aswang ay nagdasal na ito ng sagradong dasal si Aling Matilda upang bigyan siya ng isang sumpa at upang hindi na sila nito masaktan pa. Mamamatay kayo! Dapa! Tumapang aswang! Malakas na sigaw ng manggagamot sa aswang na mabilis na tumatakbo papunta sa kanya upang siya ay atakihin. Pagkasigaw ng matanda sa aswang ay bigla nga itong lumagapak sa lupa na nakadipa na ang kamay nito dahil sinunod ng katawan ng aswang ang sinabi ng matandang manggagamot sa kanya. Lahat kasi ng lumalabas sa bunganga ng matanda na mga sagradong salita ay pumapasok ang lahat ng ito sa butas ng kanyang tenga, ilong, pati na rin sa kanyang bunganga. Anong ginawa mo sa akin, tanda? Malakas na sigaw ng aswang habang nakadapa ito sa lupa. Binigyan kita ng sumpa upang hindi ka makagalaw. Kaya ito ang katapusan ng iyong kasamaan, aswang. Wika ng manggagamot at kinuha nito ang sagradong patalim na gawa sa tanso. Anong gagawin mo sa akin, tanda? Malakas na sigaw ng aswang habang pilit nitong makawala sa sumpa na binigay sa kanya ng matandang manggagamot. Hindi ba sabi ko sa'yo na magsisi ka kapag tinuloy mo ang gusto mo na atakihin kami ng binata? Kaya ngayon, ito na ang katapusan mo! Sagot ng manggagamot sa aswang. Isa kang demonyo, tanda! Ang huling nasambit ng aswang habang ginigilitan siya sa liig ng matandang manggagamot. Nangisay pa ang katawan ng aswang habang unti-unti itong nawawalan ng buhay. Habang nakalabas pa ang dila nito na nakatingin sa manggagamot. Dahil sa nangyaring pagpatay ng manggagamot sa aswang ay nandilat ang mga mata ni Buboy. Dahil ganun lang kadali na pinatay ng manggagamot ang isang napakabangis na aswang. Kaya sobrang napahanga si Buboy sa ginawang pagpatay ni Aling Matilda sa aswang. Dahil lang sa isang sagradong dasal, ang binigkas nito ay parang isang batang paslit na lang ang aswang na sumunod sa kanyang pinag-uutos, kaya madali na lang niyang itong napatay. Umalis na tayo dito, binata, para mailigtas na natin ang iyong ina. Wika ni Aling Matilda sa binata upang maabutan pa nila na buhay ang pamilya nito. Dahil alam nito na uubusin ng aswang ang buong pamilya nito kung lalaban ang mga ito sa kanila. Oo po, Lola. Mahinang tugon ng binata sa matanda dahil hindi talaga siya makapaniwala na ganun lang kadali patayin ang aswang kapag alam mong bigkasin ang sagradong mga salita. Nagpatuloy na sila sa paglalakad patungo sa tirahan nila Buboy upang mailigtas nito ang kanyang inang namimilipit sa sakit ng tiyan. Mga ilang minuto ang kanilang lakaran ay nakarating na sila sa bahay nila Buboy. Ngunit pagdating nila doon ay masyadong tahimik na ang paligid. Wala na ang mga asong tumatahol at wala na ding sumasagot sa tawag nila upang pagbuksan sila ng pintuan. Nanay! Itay! Saan na kayo? Paulit-ulit na sigaw ni Buboy sa kanyang mga magulang habang hindi na matigil ang pabilis ng tibok ng kanyang puso. Baka kasi may nangyari na sa kanilang masama.
Dahil walang sumasagot sa pangalan na tinatawag ng binata, ay sinilip nito ang isang butas para makita nito ang nasa loob ng bahay. Habang nakasilip si Buboy, ay biglang nanghina ang kanyang mga tuhod dahil sa kanyang nasaksihan sa loob ng kanilang tirahan. Napahagulgol siya habang nakaluhod na siya sa lupa. Dahil kahit sa kanyang panaginip ay hindi ito nangyari sa kanyang buong pamilya. Ano ang nakikita mo sa loob ng inyong bahay, binata? Wika ng manggagamot kay Buboy habang ito ay umiiyak na at sinusuntok ang lupa. Hindi na nagsalita ang binata at tumayo ito at pumunta sa pinto. Sinipa niya ang pinto ng sobrang lakas kaya nasira ito at tumilapon malapit sa bangkay ng kanyang buong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Matilda dahil nahuli na sila ng dating. Dahil wala na silang naabutang buhay sa buong pamilya ni Buboy. Ang mga magulang nito ay wakwak na ang mga tiyan at ang batang nasa loob ng sinapupunan ng ina ay wala na rin. Halatang pinag-agawan ito dahil nakita pa nila ang maliliit na bituka nito na nagkalat sa sahig ng bahay nila. Binata, doon pala dumaan sa bubungan ang aswang dahil malaki na ang butas ng bubungan ninyo. Sambit ng manggagamot kay Buboy habang nakahawak ito sa balikat nito dahil ramdam nito ang sakit na nararamdaman ng binata. Hindi na nagsalita si Buboy sa matandang manggagamot dahil hindi na mapigilan ang kanyang pag-iyak habang yakap-yakap nito ang kanyang mga magulang at mga kapatid na wala ng mga buhay. Inay! Itay! Mga kapatid ko! Patawarin ninyo ako at nahuli ako ng dating! Patawarin ninyo ako! Patawarin niyo ako! Inay! Itay! Mga kapatid ko! Patawad! Malakas na sigaw at pag-iyak ni Buboy habang yakap-yakap nito ang buo niyang pamilya dahil sobrang mahal niya ang mga ito. Habang umiiyak si Buboy ay nagpalingalinga ang matandang manggagamot sa loob ng buong bahay dahil napansin nito ang mga nagkalat na mga damit. Dahil alam nito na mayroong nangyaring habulan at labanan sa loob ng bahay. Ang lahat ng patalim ng mga magulang at kapatid ni Buboy ay may mga malalansang amoy ng dugo ng mga aswang. At ito ay nagpapatunay na lumaban ang pamilya ni Buboy sa mga aswang na pumasok sa loob ng kanilang bahay. At ang buntot pagi ng kanyang ama ay may mga balahibo pa ng mga aswang. Kaya nalaman nito na maraming aswang ang sumalakay sa buong pamilya ni Buboy. Binata, hindi lang isa ang may gawa nito sa pamilya mo, kung hindi napakaraming aswang ang sumalakay dito sa loob ng bahay niyo. Parang galit na galit ang mga aswang sa pamilya mo, kaya hindi lang ang iyong ina ang pake nila, kundi ang buong pamilya ninyo. Wika ni Aling Matilda sa binata, habang walang humpay pa rin ang pag-iyak nito na nakayakap sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Habang nagsasalita ang manggagamot, ay nilapitan nito ang pamilyar na balabal sa kanyang paningin at kanya itong kinuha at tinignan kung ito nga ang balabal na nasa kanyang isipan. Habang hinahawakan niya ito, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil ito ang balabal na makapangyarihan at ang kanyang mga ninuno ay kay tagal na itong hinahanap. Dahil ang may hawak nito ay ang kanilang pinuno na matagal nang nawala nang natalo nila ang makapangyarihan na nilalang na sinugo ni Satanas na maghahari sana sa sandibutan. At ang balabal na ito ang kanyang ginamit upang matalo ang masamang nilalang ngayon
bago siya naglaho, dala ang balabal na hawak niya ngayon. Buboy, sa'yo ba ang balabal na ito? Wika ni Aling Matilda sa binata habang pinapakita nito ang balabal niyang hawak dahil alam nito na si Buboy ang bagong nakatakdang magmamay-ari nito dahil siya lang ang natira sa buong pamilya niya na nabubuhay. Opo, Lola. Binigay po yan sa akin ng matandang lalaki habang pauwi po ako dito sa bahay. Nagtataka nga po ako, Lola, dahil ilang beses ko na yan tinapon. Subalit, parang hinahabol niya ako at kahit saan ako naroroon ay nagpapakita siya sa akin. Parang may sumpa po yung balabal na yan dahil namatay po ang buong pamilya ko simula nang tinanggap ko yan sa matandang lalaki na nagbigay sa akin ng balabal na yan. Sagot ni Buboy kay Aling Matilda habang wala pa rin tigil ang kanyang pag-iyak. Habang nagsasalita si Buboy ay binasa ng manggagamot ang nakasulat sa balabal upang sabihin nito kay Buboy kung ano ang nakasulat dito at kung bakit ito binigay ng matandang lalaki sa kanya. Kaya pinaliwanag ni Aling Matilda ang nakasulat sa balabal na hindi mabasa ng binata upang maintindihan nito na siya ang bagong nakatakda na magmamay-ari ng makapangyarihan na balabal na hawak niya. Binata, makinig ka sa akin at babasahin ko ang mga nakasulat dito sa balabal na pula. Ayon sa nakasulat dito, kung sino man ang taong nagmamay-ari sa akin, ay siya ang makakatanggap ng malakas na kapangyarihan. Gamitin lamang ako upang humuli ng isang bolang apoy na nagliliyab sa iba't ibang kulay. Gamitin itong balabal upang humuli ng isang santelmo. Ang santelmo ay isang bolang apoy na napakalat-kalat kung saan namatay ang isang tao. Kaya ang kaluluwa nito ay naliligaw at humihingi ng tulong upang mapunta na sila sa kabilang buhay. Gamitin ang balabal pang balot sa umaapoy na santelmo. Siguraduhin nakasaklob ito sa kabuuan ng bolang apoy na galing sa santelmo. Ipaon sa lupa ang nahuling santelmo at balutin ng balabal. Pagkatapos, ito ay dasalan ng 10 beses. Patrem Venturum Deum Aum Demurum Laudamus Omnibus in relictum exiamet exit domino et domini catibus et pater ac caelum. Pagkatapos dasalan, wisikan ng banal na tubig at tirikan ng kandila. Ilibing at palipasin ang magdamag at saka hukayin muli. Ang bolang apoy sa loob ng balabal ay magiging bato na kulay pula. Ang kaluluwang yon ay makakalaya na sa bolang apoy at mapupunta na sa kanilang buhay. Kunin ang pulang bato at gawing palawit ng kwintas. Bibigyan ka nito ng kakaibang liksi at talas ng pakiramdam. Hindi ka rin tatablan ng bala ng baril. Tatagos lang ang bala sa katawan mo at magmimistulang parang apoy ang iyong katawan. Pero mag-iingat ka sa kutsilyong tanso at pilak dahil maaari kang masugatan at masaktan nito. Ngunit huwag ka ring mangamba dahil hihilom din ito agad. Gamitin sa pagpaslang ng mga masasamang elemento at aswang o alimaw. Liliwanag ang batong pula kapag may masamang nilalang sa paligid mo. Tandaan mo, gamitin ito sa mabuting paraan at ang tanging binayayaan lang ng balabal ang maaaring humawak ng batong pula na galing sa santelmo. Masusunog ang sino mang humawak nito maliban lang sa itinakda na binigyan ng pulang balabal. Mahabang paliwanag ni Aling Matilda sa binatang si Buboy para malaman talaga nito na siya ang itinakda na hahawak sa makapangyarihan ng bertud ng apoy dahil yun ang nakasulat sa balabal na pula.
Totoo ba ang sinasabi niyo, Lola? Sambit ni Buboy habang pinupunasan nito ang kanyang luha dahil gagamitin niya ito upang makaganti sa mga aswang na pumatay sa buong pamilya niya. Mahirap man na paniwalaan, pero ito ang nakasulat dito sa balabal na pula. At ikaw, binata, ang napiling pagkalooban ng balabal ng makapangyarihang bertod. At iyon ang bertod ng apoy na nagmula sa isang elemento ng apoy. At iyon ang San Telmo. Sagot ni Aling Matilda sa binata dahil iyon ang nakasulat na siya talaga ang itinakda na gagamit sa makapangyarihang bertod ng apoy. Lumipas ang mga araw ay nakahimlay na ang buong pamilya ni Buboy sa kanilang bahay. At ang daming dumalo at ang laging sinasabi ay kawawa siya dahil siya lang ang natira sa buong pamilya niyang buhay. Kaya lalong tumindi ang galit niya at pinangako niya sa kanyang sarili na uubusin niya ang lahat ng aswang upang hindi na maranasan ng iba ang nararamdaman niyang sakit sa tuwing pinag-uusapan ang pagkamatay ng buong pamilya niya. Pagkatapos ng ilibing ang kanyang pamilya, ay ginawa niya ang mga nakasulat sa balabal na pula na sinabi sa kanya ni Aling Matilda. Pumunta siya sa gitna ng bundok kung saan nababalitaan na may nagpapakitang San Telmo, kaya naghanda na siya ng kanyang dadalhin at itinali niya sa kanyang leeg ang makapangyarihang balabal upang hindi ito mawala. At tumungon nga siya sa gitna ng gubat upang hulihin ang San Telmong nagpapakita at nananakot sa mga taong dadaan sa kanyang sinasakupan. Habang naglalakad si Buboy patungo sa gitna ng bundok ay may nakasalubong itong matandang lalaki na nangunguha ng kahoy at nagmamadali ito dahil malapit na sumapit ang gabi. Lolo, pwede po bang magtanong? Wika ni Buboy sa matandang mabilis na naglalakad palabas ng gubat. Umalis ka na dito, binata. Malapit ang matakpan ang Haring Araw ng Kadiliman. Nakakatakot dito sa loob ng gubat tuwing sasapit ng dilim. Kaya halika na, umalis na tayo dito at ipagpabukas muna lang ang pakay mo dyan sa loob ng gubat. Baka hindi ka na makalabas ng buhay. Wika ng matandang lalaki habang pawis na ito na kinakarga ang mga kahoy nitong dala. Lolo, itatanong ko lang po kung saan po matatagpuan ang nagpapakitang San Telmo dito sa loob ng gubat. Sambit ni Buboy sa matanda na wala na itong nararamdamang takot dahil ang nais lang niya ay mapasakan niya ang kapangyarihan ng San Telmo upang magamit niya ito sa paghihiganti sa mga aswang na pumatay sa buong pamilya niya. Naku, binata, maghulos dili ka nga. Iba yan sa mga San Telmo na ligaw na kaluluwa na pinatay. Dahil ang nagpapakita dito sa gubat na San Telmo ay isang mandirigma ng sinaunang tribo. Namatay ito na wala sa oras dahil nilasyon siya ng kanyang asawa at sumama ito sa ibang lalaki papunta sa ibang lugar. Kaya ang mga dugo na isinusuka niya, sinamahan niya ng sumpa na kahit na wala na siya sa mundo ng buhay, ay hihintayin niya pa rin ang kanyang mahal na asawa upang sunugin ito ng buhay. Kaya kahit sino ang pumapasok dyan sa loob ng gubat tuwing sasapit ng dilim, ay hindi na nakakalabas at natatagpuan na lang ang mga bangkay ng mga ito na parang mga abo dahil sa apoy na tumupok sa kanila. Wika ng matanda habang mabilis itong lumalayo sa kinaroroonan ni Buboy dahil dumidilim na ang paligid. Habang papalayo ang matanda ay napakamot na lang si Buboy sa ulo dahil hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang San Telmo na sinasabi ng matanda. Pumasok na nga si Buboy sa loob ng gubat at nagpaikot-ikot ito hanggang nakaramdam siya ng pagod sa paghahanap ng San Telmo at umupo siya sa isang malaking puno ng akasya.
Ilang minuto pa lang nagpapahinga si Buboy nang may naaamoy siyang kakaibang amoy ng bulaklak. Isa itong bulaklak na patay na animoy amoy ng isang formalin. Kaya nagtataka ito kung saan galing ang bulaklak na yon. Paglingon niya sa kanyang likuran ay may isang mahiwagang apoy na walang liwanag at umaapoy ito sa iba't ibang kulay na animoy isang Christmas light. Kaya napatayo bigla si Buboy dahil ito na nga ang San Telmo na hinahanap niya. Ngunit nang kanya na sana itong lalapitan upang ito ay hulihin, ay bigla itong naghugis kakaibang nilalang na animoy isang mandirigma na umaapoy ang katawan na may kasuotan ng sinaunang panahon. Isang mandirigma at ito ay umiiyak at paulit-ulit na may sinisigaw. Bakit ginawa sa akin tumayo ni? Minahal kita ng gusto! Bakit mo ako nilasod at pinagtaksilan? Wika ng San Telmo sa anyong tao habang ito ay umiiyak ng apoy. Habang umiiyak ang San Telmo, ay dahan-dahang lumapit si Buboy sa kanya at nakahanda na ang kanyang balabal upang hulihin ito. Subalit, biglang lumingon ang San Telmo sa kanya. Kaya isang malaking bolang apoy ang pinakawalan nito sa kanyang kamay. Buti na lang at naisangga ni Buboy ang balabal sa apoy na papunta sa kanya. Kaya parang kinain lang ang apoy na tinapon sa kanya ng San Telmo. Dahil ang kinakain talaga ng manghiwagang balabal ay isang apoy. Sino kang pangahas ka na pumunta dito sa kirato? Wika ng San Telmo habang hindi ito makapaniwala dahil kinain lang ng isang telang pula ang malakas niyang bolang apoy. Ako si Buboy at kailangan ko po ang kapangyarihan ng inyong apoy upang magamit ko po ito sa mga aswang na pumatay sa buong pamilya ko. Wika ni Buboy na may pakumbaba. Dahil alam nito na hindi niya kakayanin ang mandirigmang ito dahil sa taglay nitong kapangyarihan ng apoy. Nagpapatawa ka, binata! Ang apoy na ito ay galing sa impyerno! At gagamitin ko ito upang patayin ang taong umakit sa pinakamamahal kong asawa na si Mayumi! Kaya ikaw muna ang uunahin ko bago mo ito makuha sa akin! Sambit ng San Telmo kay Buboy habang umaapoy na naman ang mga kamay nito upang sunugin na ng buhay ang binatang nakatayo sa kanyang harapan. Hindi mo mapapatay ang lalaking sinasabi mo kung nandito ka lang sa loob ng gubat. Dahil hindi ka makakalabas dito. Dahil ang sumpa ng pagiging San Telmo mo ay may limitasyon at hindi ka makakalabas dito. Dahil matutulaw ka at hindi ka na makakaganti sa lalaking yon at sa asawa mo na nagtaksil sa'yo. Sambit ni Buboy sa San Telmo upang kumbinsihin ito na ibigay na lang sa kanya ang kapangyarihan nito upang siya na lang ang papatay sa lalaking yon kung buhay pa ito. Dahil sa tagal ng panahon ng lumipas ay nasa isip ni Buboy ay patay na ito. Kung ibibigay mo sa'yo ang kapangyarihan mo, mapaparako mo ba na papatayin mo ang lalaki yun? Dahil buhay pa siya hanggang ngayon. Dahil isang siyang aswang at siya ang pinakamanyakis na aswang. Siya ang pinuno ng mga aswang ngayon. Dahil sa tadlay nitong lakas at makikilala mo siya sa pangalang Kwatog. Sana matulungan mo ako na patayin siya dahil siya ang dahilan kung bakit nagburusa ang aking kaluluwa. Sambit ng San Telmong mandirigma kay Buboy. Dahil tama nga ang sinabi nito na hindi siya makakalabas ng gubat dahil may limitasyon ang kanyang ginagalawan. Dahil sa proteksyon ng mga anghel na nilagay sa gubat upang hindi siya makalabas dito.
Ipinapangako ko sa iyo na papatayin ko siya para matapos na ang pagdurusa mo, San Telmo. Dahil iisa lang ang pakay natin at yun ay ang makaganti sa mga aswang na pumatay sa aking pamilya at nagnakaw sa iyong asawa. Kaya ibigay mo na ang kapangyarihan mo sa akin para masimulan ko na ang paghihiganti nating dalawa. Sambit ni Buboy sa San Telmo upang makuha na niya ang kapangyarihan nito para masimulan na niya ang pag-ubos sa mga aswang na pumatay sa buong pamilya niya. Bumalik na nga sa pagiging bolang apoy ang San Telmo at agad naman binalot ni Buboy ng telang pula o balabal niyang dala ang nagliliyab na bolang apoy upang makuha na niya ang birtud nito. Nagmamadali siyang umalis sa gubat dahil nararamdaman nito na marami nang nakamasid sa kanyang mga elemento na gusto ring kunin ang kapangyarihan ng apoy ng San Telmo. Ngunit hindi alam ni Buboy ay naglalaho na siya palabas ng gubat dahil ang isa sa kapangyarihan ng balabal ay kaya nitong gawing invisible ang nagmamay-ari sa kanya. Dumating si Buboy sa kanilang bahay na walang nangyaring masama sa kanya dahil dinadaanan lang niya ang mga elemento na naghahanap sa kanya upang kunin sa kanya ang balabal at ang San Telmo niyang dala. Ngunit napansin din ni Buboy na naging invisible din siya dahil siya mismo ay hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Kaya sobrang saya ni Buboy dahil sa kanyang kakayahan at sa kanyang kapangyarihan dulot ng balabal na binigay sa kanya ng matandang lalaki. Bago pa inilibing ni Buboy ang San Telmo at ang balabal na pula sa lupa ay nagsalitang muli ang San Telmong mandirigma sa kanya. Binata, tuparin mo ang iyong pinangako sa akin na papatayin mo ang aswang na si Kwato upang tuluyan ng manahimik ang aking kaluluwa. Dahil kapag hindi mo sinunod ang pinangako mo sa akin, ay babalik ako upang ako mismo ang tutukot sa katawan mo. Malakas na sigaw ng mandirigmang San Telmo upang hindi makalimutan ni Buboy ang pinangako nito sa kanya bago ito naglaho na parang bula. Oo, tutuparin ko ang ipinangako ko sa iyo, magiting na mandirigma. Kaya sana manahimik na ang iyong kaluluwa kasama ang mga anghel sa kalangitan. Sambit ni Buboy habang binabaon na nito sa lupa ang San Telmo at ang balabal na pula. Sinunod ng binata kung ano ang sinabi sa kanya ng manggagamot na si Aling Matilda upang makuha nito ang bertud ng apoy na binigay sa kanya ng mandirigmang San Telmo. At ngayong gabi na ang oras na magagamit na niya ang bertud ng apoy. Kaya sobrang saya niya habang hinuhukay ang balabal at ang San Telmo sa ilalim ng lupa. Subalit, habang hinuhukay niya ito, ay nagdarasal siya ng tinuro sa kanya ni Aling Matilda upang maging ganap na sa kanya ang bertud ng apoy. Patrimventorum Deum Aum, Demorum Laudamus Omnibus in Relictum Exiamet Exit Domino et Domini Catibus et Pater Acaelum. 10 beses na binigkas ng binata ang dasal na ito upang mabuhay muli ang apoy ng San Telmo para magamit na niya itong panlaban sa mga hayop sa laman na mga aswang na nagahari ngayon sa kanilang baryo. Nang nakuha na ni Buboy ang balabal at ang bolang apoy, ay nagulat siya dahil ang balabal at ang bolang apoy ay nagdikit na parang isa itong kwintas ng katutubo na may nakasulat na dasal na binibigkas niya kanina sa pulang tela. At ang San Telmo ay naging batong pula na animoy brilyante na kumikinang. Kaya madali niya itong isinuot sa kanyang leeg upang subukin ang kapangyarihan ng kanyang bertud ng apoy upang mapatunayan niya sa kanyang sarili na siya na nga ang nagmamay-ari sa isang makapangyarihan na elemento
At yon ang kapangyarihan ng apoy. Sinubukan na ni Buboy palabasin ang kapangyarihan ng apoy sa kanyang kamay. Subalit, walang lumalabas dito. Kahit anong gawin niya ay wala pa rin. Nagpaikot-ikot na siya at tumatalon habang isinisigaw ang kapangyarihan ng apoy. Subalit, wala pa rin lumalabas sa kanyang kamay. Hanggang sa naisipan niyang bigkasin ang sagradong dasal na dinasal niya kanina habang hinuhukay niya ito sa lupa. Baka sakali yon ang paraan upang mapalabas ang kapangyarihan ng apoy sa kanyang kamay. Patrim ventorum Deum haum, demorum laudamus omnibus in relictum exiamet, exit domino et domini catibis et pater acelium. Malakas na dasal ni Buboy habang tinataas niya ang kanyang dalawang kamay at ang mata niya ay nakapikit habang dinadasal niya ito ng paulit-ulit. Biglang may naramdaman ang binata na kakaiba sa kanyang dalawang kamay. Naanimoy hangin na umiikot sa kanyang palad at sobra itong napakaliwanag kahit siya ay nakapikit pa. Kaya minulat ni Buboy ang kanyang dalawang mata ng dahan-dahan at bumulaga sa kanyang harapan ang napakalaking bolang apoy at ito ay nagliliyab habang hawak-hawak niya sa kanyang dalawang kamay. Sa sobrang gulat ng binata na baka siya ay masunog, ay tinapon niya ito sa malaking puno ng kahoy at doon ito sumabog na parang kanyon. Dahil sa laki nito, ay kumalat ang apoy nito sa buong lugar. Kaya nagmamadaling kumuha ng tubig ang binata. Baka abutin ng apoy ang kanyang bahay. Subalit, habang pinapatay niya ang apoy, ay sobrang galak at tuwa ang kanyang nararamdaman. Dahil ito na nga ang kapangyarihan na gusto niya na magkaroon siya. At makakaganti na rin siya sa mga aswang na pumatay sa kanyang buong pamilya at uubusin niya lahat ito sa pamamagitan ng pagsunog sa mga katawan nito. Pinag-aralang mabuti ng binata ang apoy sa kanyang kamay hanggang sa nakontrol na nga niya ito. Kahit sa kanyang mga daliri ay napapalabas na niya ito. Kaya sinanay niya ang kanyang sarili na itapon ang apoy sa kanyang daliri na parang isang baril upang walang madamay na ibang tao sa tuwing gagamitin niya ito. Hanggang sa nakuha na nga niya ang tiyempo at lumabas sa kanyang hintuturo ang maliit na bolang apoy at pinakawalan niya ito sa pamamagitan ng pagturo ng mabilis at parang isang gantilyo ang isa niyang daliri para lumipad ito ng napakabilis. Kaya mas masahol pa ang apoy na ito sa isang baril dahil kaya nitong tumagos kahit sa bakal at bato na tinatamaan nito. Ngayong alam na ni Buboy gamitin ang kapangyarihan ng apoy, ay napagdesisyonan na niya na iikutin niya ang buong bayan pagsapit ng dilim at gagamitin niya ang motor ng kanyang ama. Dahil sa bilis ng oras ay madali ding sumapit ang dilim. Kaya sinimulan na ni Buboy ang pag-ikot sa buong bayan at halos lahat ay nagtataka sa ginagawa ni Buboy habang umiikot ito sa daan. Dahil hindi man lang siya natatakot na baka magpakita sa dilim ang mga aswang at bigla siyang atakihin. Parang gusto pa ng binata na makaharap ang mga aswang dahil lalo pa nitong pinapaingay ang motor ng kanyang ama. Habang nagpapaikot-ikot si Buboy sa daanan ng kanilang bayan, ay biglang may malakas na sigaw ang kanyang narinig sa hindi kalayuan mula sa kanya. Maliwanag ang buwan, kaya't alam niya na aswang na ang dahilan ng mga sigawan na kanyang naririnig. At biglang umilaw na rin ang batong pula sa kanyang kwintas.
hudyat na merong masamang nilalang na nakapaligid sa kanya. Kaya agad niyang pinaharurot ang motor at tinungo niya ang pinagmumulan ng sigaw na kanyang naririnig. Sa bubong ng isang bahay ay maliwanag niyang nakikita ang isang aswang na pilit nitong sinisira ang bubungan ng bahay ng kanyang bibiktimahin upang siya ay makapasok sa loob ng bahay. Walang tigil naman ang sigawan ng mga tao sa loob habang humihingi ito ng tulong sa mga kapitbahay na takot rin madamay sa mga aswang na hayop sa laman ng tao. Hoy! Nakakadiring nila lang! Ako ang harapin mo! Sigaw ni Buboy sa aswang habang bumababa ito sa motor ng kanyang ama. Aba, ang tapang mo naman binata. Sige, ikaw ang una kong papatayin at kakainin! Malakas na sigaw ng aswang habang nilalabas pa nito ang kanyang mahabang dila na nakatingin sa binata. Subalit, pagbaba pa lang ng aswang sa lupa ay hindi nito inaasahan na nasa kanyang harapan na si Buboy. Kaya halos nanlaki ang kanyang mata dahil sa bilis ng binata. Isang malakas agad na suntok ang pinakawalan ni Buboy sa kanyang mukha. Nagulat ka ba? Ito, tanggapin mo! Halos matanggal ang mga pangil nito sa lakas ng pagsuntok sa kanya. Hinawakan ni Buboy ang kanyang mahabang balahibo at agad na binalibag ng sobrang lakas sa lupa. Eto pa! Tikman mo! Pagkatapos ay kanyang muling hinawakan sa buhok at paulit-ulit na sinuntok hanggang natanggal na nga ang mga pangil nito. Tanggapin mo to! Hindi na nakalaban sa anyong tao ang aswang, kaya nagpalit ito ng isang nakakapangilabot na malaking asong itim. Sinunggaban niya ng kagat sa braso si Buboy. Subalit, nakalimutan nito na wala na siyang pangil. Kaya kahit anong kagat niya rito, ay hindi na tumatalab sa balat ni Buboy ang kanyang mga ngipin. Habang nakakagat pa ang aswang sa braso ni Buboy, ay biglang umusok ang kanyang bunganga dahil pinalabas ni Buboy sa kanyang braso ang apoy niyang kapangyarihan. Napabitiw ang aswang sa pagkakagat niya rito at napaatras siya dahil parang kumakain siya ng apoy habang nakakagat siya sa braso ng binata. Habang napapaatras ang aswang, ay biglang dinakma ni Buboy ang bunganga nito at muling ibinalibag sa lupa ng paulit-ulit hanggang sa ito ay namatay ng walang kalaban-laban. Tumayo na si Buboy. Akala niya ay yun lang ang aswang na kakalabanin niya. Subalit biglang may umatake sa kanyang likuran nang hindi niya napapansin. Buti na lang at uminit ang kanyang bertod at agad naman niyang naisangga ang kanyang braso. Bumaon ang mga pangil ng aswang sa balat ng binata. Subalit biglang bumitaw din mula sa pagkakagat ang aswang dahil biglang uminit ang braso ni Buboy at lumiyab ito na parang nasusunog ang kanyang braso. Kaya nasunog din ang bunganga ng aswang dahil kumagat siya rito kanina. Habang namimilipit pa sa sakit ang aswang sa nasunog niyang bunganga, ay biglang nandilat ang kanyang mata nang pinagmasdan nito ang sugat sa braso ng binata dahil biglang naghilom ang mga sugat nito at kasabay na naglalaho ang apoy na nagliliyab sa braso nito kanina. Anong klase kang nilalang? Bakit pusang nagliliyab ang katawan mo?
Wika ng aswang sa binatang nakaharap sa kanya habang ito ay nakangiti na walang bahid ng takot sa kanyang dalawang mata. Isa lamang akong ordinaryong tao na uubos sa mga lahi ninyong mga aswang! Sagot ni Buboy sa aswang na nandidilat ang mga mata nito dahil hindi pa nawawala ang sakit ng pagkawala ng buong pamilya nito sa kamay ng mga aswang. Dahil sa narinig ng aswang sa sinabi ni Buboy, ay bigla ito natakot at napaatras dahil alam nito na may hawak itong bertud. Dahil umiilaw ang kwintas nito sa leeg habang nakaharap sa kanya. Habang iniinda pa ng aswang ang nasusunog niyang bunganga, ay biglang may lumipad na maliit na bolang apoy papunta sa kanya. At sa sobrang bilis nito ay hindi na niya makayanan pa na iwasan pa ito. Kaya tumama itong muli sa kanyang bunganga at lumusot ito sa kanyang kamay habang nakahawak sa kanyang bunganga. Pagtama ng maliit na bolang apoy sa kanyang bunganga ay napasigaw ito na parang baboy na kinakatay. Halata sa boses nito na sobrang nasaktan ang aswang. Alam ng aswang na hindi siya mananalo kay Buboy, kaya mas pinili na niyang mag-anyong ibon at lumipad paalis upang takasan ang binata. Ngunit sadyang makapangyarihan ang anting-anting obertod ni Buboy na suot, kaya muli niyang itinaas ang kanyang kamay at pinalabas sa kanyang palad ang isang malaking bolang apoy at itinapon ito sa aswang na lumilipad sa himpapawid na anyong isang uwak. Akala mo matatakasan mo ako, ha? Ito ang sayo! Halos walang natira sa katawan nito, maliban lang sa mga balahibo nitong unti-unti nang nasusunog at bumabagsak sa lupa. Pagkatapos sunugin ni Buboy ang isang aswang na lumilipad sa himpapawid, ay bigla niyang kinuha ang isang aswang na una niyang pinatay at sinakay nito sa motor ng kanyang ama upang dalhin ang bangkay nito sa bahay ni Aling Matilda upang ipakita niya rito na nagsimula na ang kanyang paghihiganti sa mga aswang na pumatay sa buo niyang pamilya. Pagdating ni Buboy sa bahay ng manggagamot na si Aling Matilda, ay pinakita niya rito ang pinatay niyang aswang. Kaya agad naman na nakilala ng manggagamot ang aswang na pinatay ni Buboy. Matagal na siyang may duda sa pamilyang iyon. Kaya ngayon, ang isa sa pinaghihinalaan niyang aswang ay nasa harap na niya ngayon. Maghanda ka na, Buboy. Alam kong hindi nila palalampasin ang nangyari ngayong gabi dahil pinatay mo ang isa sa pamilya nila at ito ang kapatid ni Kapitan Kwatog. Sambit ng manggagamot kay Buboy. Dahil matagal niyang pinaghihinala ang aswang ang pamilya ni Kapitan Kwatog at siya ang naghahawa sa mga taong nagiging aswang din at nambibiktima sa mga taong nakatira sa kanilang bayan. Dahil sa nangyari ng gabing yon, ay kumalat ang balita sa katabing mga barangay. Maging sa Karatig Bayan, ay nakarating din ang tungkol sa taong umaapoy ang braso at napapalabas sa kanyang palad at daliri ang apoy na pumuksa o pumatay sa dalawang aswang na umatake sa isang bahay ng buntis na kanila sanang papatayin at kakainin. Naging usap-usapan din sa radyo at telebisyon ang tungkol doon sa nangyaring pagpatay ng isang binatilyo sa dalawang aswang. Kaya kaliwat kanan ang pagpapadala ng mga imbitasyon sa kanya ng mga media upang humarap sa kani-kanilang himpilan. Ngunit mas pinili pa ni Buboy na tumahimik na lang at huwag nang magpakita pa sa media. Ang tanging layunin lang naman kasi niya ay ubusin ang lahi ng mga aswang, pati na ang mga masasamang nilalang
at ang pinangako nito sa nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ng apoy. Napatayin din niya si Kapitan Kwatog, ang pinuno ng mga aswang, dahil ito lang ang paraan upang matahimik ang kanyang kaluluwa. Isang hapon, tahimik na nagsisibak ng panggatong ang binata sa kanilang bakuran nang may bigla na lang pumaradang sasakyan sa labas sa kanyang bakod. Isang grupo ng mga kalalakihan na armado. Hindi sila bababa sa lima ang kanilang bilang. Sa mga pagmumuka at galaw pa lang nila, ay alam mo nang wala silang mabuting dala kung hindi ay gulo. Nakaboots pa ang isa na nakamaong na long sleeve. Meron din itong suot na sombrero na parang sa cowboy. Binunot nito ang nakaipit na sigarilyo sa tenga at sinindihan ng kanyang kasama. Bago niya ibuga ang nahit-hit na usok, pumasok ito sa kawayang bakuran at lumapit sa binatang si Buboy at doon niya pinakawalan sa mukha ni Buboy ang usok na mula sa kanyang bibig. Agad namang nagsitawanan ang mga kasama nito. Ang isa ay sinipa pa niya ang bakod na kawayan, dahilan ng pagkasira nito. Tahimik lang si Buboy na nakatayo sa kanilang harapan at pinakikiramdaman kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Balita ko, ikaw daw ang pumatay sa dalawang aswang noong isang linggo. Wika ng isang lalaki habang umiikot ito sa kinatatayuan ni Buboy habang tinitignan niya ito mula ulo hanggang paa. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Sambit din ni Buboy sa kanila na walang bahid ng takot ang kanyang dalawang mata. Gusto ko subukan ang anting-anting overtud mo kung totoo ba ito. Malakas na sigaw ng lalaki habang nakatutok na ang mukha nito sa mukha ng binata. At sabay-sabay silang nagtatawanan habang nakaharap sa binata dahil hindi sila naniniwala sa bertud. Ang gusto lang nila, sila lang ang matapang at magsiga-sigaan sa bayan nila. Wala akong dapat na patunayan sa inyo, mga Ginoo. Ang mga aswang lang ang papatulang ko. Kaya mas mabuti pa'y umalis na kayo rito sa tahanan ko. Wika ni Buboy sa kanilang lima at tumalikod na ito habang pinupulot nito ang palakol upang muli na itong magsibak ng kahoy. Sa inis ng lalaki ay tinutukan niya ng shotgun si Buboy sa ulo dahil nainsulto at para daw siyang binastos ni Buboy sa pagtalikod at pagpatuloy nito sa pagsisibak ng kahoy. Ngunit nagulat silang lahat nang hawakan ni Buboy ang nakadamping dulo ng baril sa kanyang ulo at biglang tinupi ni Buboy ang hawak na baril ng lalaki na nakahawak pa ito sa gantilyo habang nakangiti ito sa kanila. Dahil sa pagkabigla ng apat sa ginawa ni Buboy sa baril ng kanilang pinuno, ay agad nilang pinaputukan si Buboy ng paulit-ulit. Ang kanilang pinuno naman ay parang babakla na tumatalon dahil napaso ang kamay nito habang nakahawak sa balikat ng binata. Kaya napatakbo ito habang hinahawakan ang kamay na nasusunog at naghahanap ng tubig upang maibsan ang init at hapdi sa nasunog na kamay nito. Tuloy pa rin ang pagbaril ng apat na lalaki sa katawan ni Buboy. Ngunit bigo silang matamaan nito dahil tumatagos lamang ang mga bala sa katawan nito at walang iniiwang sugat hanggang naubos na nga ang mga bala nila ay nakatayo pa rin si Buboy sa kanilang harapan habang sila naman ang pinagtatawanan. Dahil wala na silang bala ay inatake ng isang lalaki si Buboy
at agad niyang ipinalo ang mahabang baril niya kay Buboy. Subalit, nabali lamang din ito, kagaya ng naunang baril na binali ng binata. Kaya napatulala na lang ang limang lalaki sa harapan ng binata dahil hindi sila makapaniwala na mayroong taong ganito na hindi man lang tinatablan ng bala. At para lang mga tuyong kahoy na binali ng binata ang mga baril nilang dala. Habang nakatulala ang limang lalaki, ay biglang tinaas ni Buboy ang kanyang kamay at pinalabas niya sa kanyang palad ang bolang apoy upang sunugin ang mga hambog na lalaki na pumasok sa kanyang bakuran. Halos naging bato naman ang limang lalaki na nakatingin sa apoy na umiikot sa palad ng binata. Dahil totoo nga, ang usap-usapan na kayang palabasin ng binata ang apoy sa kanyang katawan. Yun ang pumasok sa isipan ng limang lalaki. Habang nandidilat pa ang mga mata nito dahil sa sobrang takot kay Buboy. Ilang sandali na lang ay susunugin na sila ng buhay ni Buboy dahil sa kanilang kahambugan. At dahil sa kahambugan ninyo, susunugin ko kayo ng buhay! Ipapadala ko ang kaluluwa ninyo sa impyerno! Humanda na kayo! Malakas na sigaw ni Buboy sa limang lalaki na halos maihina ang mga ito sa takot sa kanya. Dahil akma na niyang itatapon ang bolang apoy na nasa kanyang kamay. Itatapon na sana ni Buboy ang nagliliyab na apoy na nasa kanyang kamay nang biglang may sumigaw na pamilyar na boses sa pandinig niya. Kaya kanyang pinigilan ang kanyang sarili upang hindi nito mabato ang bolang apoy na nagpapaikot-ikot sa kanyang kamay. Huwag, Buboy! Huwag mong gawin yan! Dahil matutulad ka na rin sa mga aswang na pumapatay ng walang awa! Hayaan mo ang Diyos Ama ang humusga sa kasamaan nila! Kaya hayaan mo lalang na mabuhay silang lahat! Wika ni Aling Matilda sa binata habang nagmamadali itong tumungo sa kinaroroonan ni Buboy upang pakalmahin ito. Nang makita ni Buboy na palapit na sa kanya si Aling Matilda, ay dahan-dahan niyang pinaliit ang bolang apoy sa kanyang palad hanggang sa ito ay tuluyan ng naglaho sa pamamagitan ng pagtiklop ng kanyang kamay. Subalit, sinigawan niya ang limang lalaki dahil sobrang nagkalit talaga ito. Dahil kung wala siyang suot na bertod, ay siguradong pinaglalamayan na siya ngayon ng kanyang mga kapitbahay. Umalis na kayo dito! Bago pa mag-iba ang isip ko! Umalis na kayo dito sa lupa ko! Wika ng pasigaw ni Buboy sa mga lalaking nanginginig na sa takot sa kanya. Dahil kakaiba na ito simula ng pagpasok nila kanina. Para na itong isang demonyo na kakainin na sila ng buhay. At dahil sa sinabi ni Buboy na umalis na sila, ay biglang kumaripas sila ng takbo na hindi nila alam kung saan sila pupunta dahil pinagtripan sila ni Buboy habang binabato sila ng mahina at maliliit na apoy. Kaya nagmamadali silang sumakay sa kanilang sasakyan at nagbistulang mga bangaw na nagsiliparan papalayo sa tirahan ng binata. Ikaw pala, Aling Matilda. Buti na lang po at dumating po kayo. Kung hindi po, baka naging abo na ang mga hambog na yon. Sambit ni Buboy sa manggagamot habang nakangiti ito. At alam niya rin na may sasabihin itong importante sa kanya. Kaya napabisita ito sa bahay nito. Alam ko na kung saan matatagpuan ang mga aswang, Buboy. At kung saan sila nakatira. Kaya ihanda mo na ang iyong sarili. Dahil tutungo na tayo doon mamayang gabi upang tapusin na ang kanilang kasamaan. Sambit ni Aling Matilda sa binata habang nakangiti na rin ito. Dahil matagal na rin niyang gustong ubusin ang mga aswang dahil ang mga ito ang nagpapakalat ng balita na isa siyang mangkukulam. Kaya iniiwasan siya ng ibang tao sa kanilang bayan, baka daw kulamin niya.
Kung ganon, ay tatapusin na natin ang paghahasik nila ng lagim dito sa ating bayan upang mawala na ang takot at pangamba ng ating mga kababayan sa tuwing sasapit ng dilim. Sambit din ni Buboy habang nakatingin ito sa kalangitan dahil mamayang gabi ay makakaganti na siya sa mga aswang na pumatay sa kanyang buong pamilya. Mga ilang gabi ding walang aswang na nagpapakita at sumasalakay sa kanilang bayan. Siguro ay nabalitaan na ng mga aswang na umiikot tuwing gabi ang binatang si Buboy upang sila ay patayin sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila. Dahil hawak nito ang bertod ng San Telmo, kaya nito palabasin ang apoy sa buo nitong katawan at kaya niya rin gawing sandata na pamaslang sa kanila. Kaya't lumayo muna sila ng saglit at paghahandaan ang taong pumaslang sa dalawa nilang kalahing aswang. Naging tanyag si Buboy sa kanilang lugar at umabot na ito sa ibang kabayanan. Laman din siya ng mga pahayagan at mga balita sa radyo at telebisyon. Kaya nang gigigil na si Kapitan Kwatog sa kanya dahil wala na silang makain tuwing sasapit ng gabi. Dahil nakaabang na ito sa kanila sa tuwing sasalakay sila sa mga kabahayan sa kanilang bayan. Habang nagtatago sila sa isang lugar ay hindi nila alam na natuntun na sila ni Aling Matilda sa pamamagitan ng kanyang mga alagang hayop na nilagyan niya ng makapangyarihang orasyon na kung ano ang nakikita ng kanyang mga alaga ay yun din ang nakikita niya. Kaya natuntun niya ang lugar ng mga aswang sa isang liblib na lugar kung saan malayo sa sibilisasyon. Merong iilang kabahayan doon ng mga aswang at doon sila namumugad kasama ang kanilang pinuno na si Kwatog. Dahil sa nalaman na ni Aling Matilda at ni Buboy ang kanilang pinamumugaran, ay agad na silang naglakbay patungo sa lugar na yon at hindi nila inantay pa na muling sumalakay sa bayan nila ang mga aswang. Mabilis silang nakarating doon dahil sa kanyang anting-anting obertud habang nakasampa ang manggagamot sa kanyang likuran. Biglang umilaw ang suot na bertud ni Buboy, hudyat na ito na malapit na sila sa pugad ng mga aswang. Magdadapit hapon na nang marating nila kung saan naninirahan ang mga aswang na hinahanap nila. Pagkatapak pa lang nila sa lupaing yon, ay sinalubong na sila ng sobrang baho na amoy na parang naagnas na mga bangkay. Ang lansa talaga ng paligid na animoy katayan ng mga hayop dahil naaamoy pa nila ang mga dugong natutuyo sa lupa. Lumabas na kayo sa pinagtatanguan ninyo! Alam ko na riyan kayo sa loob ng mga kubo ninyo! At alam ko rin na alam ninyo na darating ako dito sa pugad ninyo! Malakas na pasigaw ng binatilyo habang nakamasid ito sa katahimikan ng paligid. Biglang bumukas ang pinto ng kubo at isang matandang lalaki ang lumabas. Subalit, halata sa katawan nito na malakas pa rin ito. Nakasuot lang ito ng simpleng damit at merong tungkod at makikita sa kanyang leeg ang kwintas na may palawit na bungong itim. Totoy, ano bang maitutulong ko sa iyo? Ikaw ba ay naliligaw sa kagubatang ito? O di kaya ikaw ba ay nauuhaw o nagugutom? Halika sa loob at bibigyan kita. Sambit ng matandang lalaki kay Buboy na parang walang alam sa pinunta ni Buboy sa pugad nila. Habang nagsasalita ang matandang lalaki ay dahan-dahan itong bumaba sa hagdan na gawa sa kawayan. Subalit si Buboy naman at ang matandang si Aling Matilda ay inilibot nila ang kanilang paningin sa paligid dahil hindi sila makapaniwala na mga aswang ang nakatira dito dahil may mga tanim silang mga gulay at alagang hayop na nakatali sa mga puno. Mayroon din silang taniman ng kamuting kahoy
at mga ube na naglalakihan ang bunga habang nakapulupot ang mga ito sa kanilang mga kubo. Subalit, walang tigil pa rin ang pagliwanag ng bertod ni Buboy. Nagpapahiwatig lang ito na may mga aswang nga sa paligid at habang papalapit sa kanya ang matandang lalaki ay mas lalo itong lumiliwanag kaya napatunayan nga ni Buboy na isa itong aswang. Huwag na tayong maglukuhan patanda! Alam kong kayo ang dahilan ng mga sunod-sunod na pagpatay ng mga tao sa bayan at sa iba pang mga karatigbayan at kinakain ninyo sila ng buhay! Wika ni Buboy sa matandang lalaki habang papalapit ito sa kanila ni Aling Matilda. Mag-iingat ka, Buboy, dahil nagkalat na sila sa paligid at halos lahat ang nakatira dito ay mga aswang. Sambit ng manggagamot kay Buboy dahil nakikita niyang nagsisipaglabasan na ang mga kalalakihan sa mga kubo nito habang nandidilat ang mga mata nito na parang gusto na nilang kumain ng buhay. Nang makalabas na ang mga kalalakihan sa mga kubo nito, ay tumambad sa kanilang paningin ang hindi bababa sa 20 ang mga bilang nito, kasama pa ang ibang kababaihan na nakasunod sa mga lalaking naglalakad patungo kina Buboy at kay Aling Matilda. Kung ganun pala, alam na ninyo na aswang kaming lahat na nakatira dito. Sambit ng binatang aswang habang tumatalon ito sa mga puno habang palapit ito sa kinaroroonan ni Buboy. Hindi lang basta alam, kundi alam na alam ko na. At ngayong gabi ay ihahatid ko kayo sa ninong yung si Satanas doon sa impyerno. At sisiguraduhin kong magmamano kayong lahat kay Satanas kapag nagkita-kita na kayo sa impyerno. Sambit ni Buboy sa kanilang lahat at nagbigkas na ito ng orasyon upang mapalabas niya ang kapangyarihan ng San Telmo sa kanyang buong katawan. Patrem Ventorum Deum Aum Demorum Laudamus Omnibus in Relictum Estiamit Exit Domino et Domini Catnibus et Pater Aquelium. Taimtim na dasal ni Buboy sa kanyang isipan habang nakatingin sa mga aswang na nakapalibot sa kanila. At ganun din si Aling Matilda ay nagdasal din siya ng orasyon para panglaban niya sa mga aswang na palapit na sa kanila. At kinuha na nito ang buntot pagi at ang kanyang sandatang kutsilyo na gawa sa tanso upang pangkitil sa buhay ng mga aswang na aatake sa kanya. Lola, lumayo po muna kayo sa tabi ko at baka masali kayo sa nagliliyab kong apoy. Wika ni Buboy sa manggagamot dahil palalabasin na niya ang kapangyarihan niyang apoy. Habang nag-uusap si Buboy at si Aling Matilda ay biglang nagtawanan ang mga aswang dahil parang minamaliit ni Buboy ang kanilang kakayahan. Dahil isa lamang hamak na binatilyong paslit lang ito sa tingin nila at naglakas lang ng loob na sumugod sa kanilang kuta kasama ang matandang manggagamot na pinaglumaan na ng panahon dahil ito ang tingin ng bawat matang nakatitig sa kanila habang kanina pang gusto nilang katayin at kainin at ubusin ang lamang loob ng dalawa. Alam mo ba ang sinasabi mo, bata? Wikang buli ng binatang aswang na ngayon ay nasa harapan na ni Buboy. Walang isang metro ang agwat nilang dalawa at parang gusto na nitong lapain ng buhay ang binatang si Buboy. Akma na sanang hahawakan ng binatang aswang si Buboy nang biglang may dumampi sa kanyang katawan na isang bolang apoy na galing sa daliri ni Buboy. Tumalsik ito nang hindi man lang nila namamalayan kung paano nangyari yon dahil hindi nila nakita ang bolang apoy na tumama sa dibdib ng binatang aswang. Pinunong Kwatog, okay ka lang ba? Malakas na sigaw ng isang aswang at nagmamadali itong umatake sa kinaroroonan ni Buboy upang ito ay lapain dahil sa ginawa nitong
pag-atake na hindi nila namamalayan sa pinuno nilang si Kwatog. Ngunit hindi pa siya nakakalapit ay isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng aswang na galing sa kamao ni Buboy. Agad na natanggal ang pangil nito dahil sa lakas ng pagsuntok ng binata. Habang iniinda pa ng aswang ang kanyang bunganga ay hinawakan na naman siya ni Buboy sa ulo at isang malakas na apoy ang tumupok dito hanggang sa bungo na lang ang natira sa kanyang ulo dahil sa lakas ng pinakawalan na apoy ni Buboy ay nagmistulang taong bungo na lang ito. Dahil sa ginawa ni Buboy sa aswang ay halos napako ang lahat sa kanilang pwesto noong makita nila ang apoy sa kamay nito. Ang kaninang tawanan ay naging isang nakakatakot na babala para sa kanila na kaya sila nitong ubusin kahit mag-isa lang ito. Mag-iingat kayo! Siya ang pumatay sa kapatid ni Pinunong Kwatog na sinunog niya ng buhay habang nasaan yung uwak ito na lumilibad sa himpapawid! Wika ng pasigaw ng matandang may suot ng itim na bungo dahil napansin niya ang suot na kwintas ni Buboy na nagliliwanag na animoy isang apoy. Ikaw pala ang may hawak ng birtud ng apoy na nanggaling sa San Telmong mandirigma. Siya ang nilason ko at inakit ang kanyang asawa upang maging tagumpay ang plano ko. Sa huli, kinain ko rin ang kanyang asawa ng buhay upang bumalik ako sa pagiging binatang muli at hinding-hindi na tumatanda kailanman. Sambit ng binatang si Kwatog dahil marami na itong nabiktima ng dahil sa taglay nitong kagwapuhan at sa taglay nitong alagang hindi matatanggihan ng kababaihan. Ikaw pala ang manyakis na aswang na si Kwatog, ang sinamahan ng asawa ng San Telmong mandirigma. Kaya nagdusa ng husto ang kanyang kaluluwa dahil nilason siya ng kanyang asawa at sumama sa iyo! Pasigaw na sambit ni Buboy at biglang napangiti ito dahil hindi niya nakahanapin pa si Kwatog dahil nasa harapan niya na ito ngayon. Oo, ako nga si Kwatog, ang manyakis na aswang. At hindi ko kasalanan kung sumama ang mga nabiktima kong mga babae sa akin. At hindi ko sila pinilit. Sila ang may gusto na sumama sa akin. Kaya ginagawa namin silang parausan. At pag nagsawa na kami, ay ginagawa namin silang pagkain. Wika ni Kwatog habang tumatawa ito na nakaharap sa binatang si Buboy na galit na. Saan na ang asawa ng San Telmong mandirigma? Sambit ulit ni Buboy para malaman nito kung buhay pa ba o patay na. Dahil kay tagal na itong hinihintay ng San Telmong mandirigma upang makasabay niya na ito sa kabilang mundo. Batid ni Buboy na mahal pa rin ng San Telmong mandirigma ang kanyang asawa kahit nilason pa sa nito at pinagtaksilan. Matagal ko na siyang kinain dahil taglay ng babaeng yon ang walang hanggang kabataan. Kaya kinain ko siya ng walang awa upang mapasa akin ang walang hanggang kabataan. Subalit ang kanyang kaluluwa ay hinding-hindi ko pakakawalan dahil yon ang nagbibigay sa akin ng kabataan at kalakasan bilang isang immortal. Sagot ni Kwatog sa binatang si Buboy habang walang humpay pa rin ang kanyang pagtawa. Dahil sa narinig ni Buboy ay mabilis siyang umatake patungo kay Kwatog upang patahin ito at sunugin ng buhay. Subalit hinarangan siya ng napakaraming aswang upang hindi siya makalapit sa kanilang pinuno at sabay-sabay silang umatake patungo kay Buboy gamit ang kanilang mga matutulis na kuko at pangil. Tinamaan ng apat na aswang ang katawan ni Buboy
at bumaon ang mga matutulis nilang kuko at sabay silang nagtawanan dahil napatay na nila ang kinakatakutan nilang tao na may hawak ng makapangyarihang apoy. Patay ka na ngayon. Huwag mo kasing mamaliitin ang lakas ng mga aswang. Wika ng isang aswang habang sabay-sabay silang tumatawa ng malakas. Buboy! Huwag ka nang magkunwari pa dyan! Tatapusin na natin silang lahat upang makauwi na tayo! Sambit ng matandang manggagamot kay Buboy habang nagkukunwaring nang hihina ang katawan ng binata. Subalit nakangiti pa rin ito. Ako ang harapin mo, matandang manggagamot! Dahil kakainin kita ng dahan-dahan! Sambit din ng matandang aswang na nakasuot ng itim na kwintas na may palawit ang itim na bungo. Habang nagpapalit ng nakakapangilabot na nilalang ang matandang aswang. Ay isang malakas na palo ng guntot pagi ang pinakawalan ni Aling Matilda sa kanya. Eto ang sayo, matandang aswang ka! Hindi na malayan ng matandang aswang na tinamaan pala ang kanyang suot na kwintas na may palawit ng itim na bungo. Paghakbang ng matandang aswang ay naapakan niya ito at nabasag kaya napasigaw si Kwatog. Dahil doon niya tinatago ang mga kaluluwa ng kanyang nabibiktima. Hindi! Isa kang hangal, matandang uglupan! Bakit mo inapakan ang birtud ng bungo ng duwendeng itim na kumakain ng mga kaluluwa? Wika ng malakas ni Kwatog sa matandang aswang at inatake niya ito at dinukot ang puso dahil sa sobrang galit nito. Dahil doon nagmumula ang kanyang lakas at kapangyarihan upang hindi na siya tumanda kailanman. Subalit ang mga kaluluwang lumabas sa bungo ay kanya muling hinigop at kinain upang maging ganap na siyang immortal. Subalit ang kanyang kagwapuhan ay mawawala na dahil hindi na siya makakabalik sa anyong tao. At habang buhay na siyang magiging halimaw na nakakadiri ang muka. Habang nagbabago na ang muka at pangangatawan ni Kwatog, ay paulit-ulit siyang pinapalo ni Aling Matilda ng buntot pagi upang paslangin na ito. Ito ang sayo, Kwatog! Subalit, hindi na nakakaramdam ng sakit si Kwatog at isang malakas na suntok ang pinakawalan nito sa sikmura ng matandang manggagamot. Pangahas kang matanda ka! Ito ang sayo! Halos ikamatay ni Aling Matilda ang lakas na suntok ngayon. Bago pa mawalan ng malay ang matandang manggagamot, ay sumigaw pa ito sa binatang si Buboy upang itigil na nito ang kanyang pagkukunwaring patay. Buboy, tama na yung pagpapanggap mo dyan na patay dahil uuwi na tayo. Sambit ng matandang manggagamot at agad pinikit na nito ang mata dahil nawalan na siya ng malay sa lakas ng pagsuntok sa kanya ng pinuno ng aswang na si Kwatog. Paano pa mabubuhay ang binatang ito? E nakabaon na ang mga kuko namin sa puso at laman loob niya. Sambit ng aswang at kinagat nito ang leeg ng binata upang ito ay kainin. Tapos ka na ba, aswang? Ako naman! Tikman mo ang lakas ng suntok ko! Ito ang sa'yo!
Mga hangal kayo! Mga nakakadiring nilalang! Dahil hindi nyo ako mapapatay ng ganito kadali lamang! Dahil ako, si Boy Santelmo, ang may hawak sa isa sa pinakamakapangyarihang bertud ng apoy! Malakas na sigaw ni Buboy at isang pagbabagong anyo ang nangyayari sa kanyang buong katawan na animoy isa na itong taong apoy. Dahil sa pagbabagong anyo ni Buboy bilang isang taong apoy, ay lahat ay nakadikit sa kanyang katawan ay biglang nasunog habang sila ay sumisigaw upang tulungan sila na alisin sila sa katawan ni Buboy. Subalit, huli na ang lahat dahil ang bilis kumalat ng apoy sa buo nilang katawan at dahan-dahan na silang nagiging abo. Dahil sa nasaksihan ng mga aswang, ay nandilat ang kanilang mga mata dahil habang naglalakad si Buboy ay nagliliyab ang paligid at ang apoy ay kumakalat na at naguhugis bilog na umiikot sa kuta nila. Kaya wala na silang matakbuhan dahil unti-unti nang lumalapit ang apoy sa kanila. Kaya sumigaw ng malakas si Kwatog upang patayin si Buboy habang hindi pa nakakadami ang apoy sa katawan nila. Patayin ang binatang yan! Patayin ninyo! Malakas na sigaw ni Kwatog sa mga kalahi niyang mga aswang. Dahil nakakaramdam na rin ito ng sobrang takot habang papalapit sa kanya si Buboy. Kaya sabay-sabay na umatake ang mga aswang patungo kay Buboy upang patayin ito. Subalit, ginamit ni Buboy ang kanyang 10 daliri upang palabasin dito ang mga bolang apoy na maliliit at pinaputok niya ito na parang isang machine gun. Halos na matamaan na ang mga aswang ay parang sumasayaw ang mga ito dahil sa daming bolang apoy ang lumalabas sa 10 daliri ng binata. Inubos na ni Buboy ang mga alagad ni Kwatog at siya na lang ang natitira habang kinakain niya pa rin ang puso ng matandang aswang na pinatay niya dahil binasag nito ang bertud ng bungo ng itim na duwende. Kaya galit na galit pa rin siya rito. Ikaw na lang ang natitira, manyakis na aswang. Kaya isusunod na kita sa mga alagad mo para magsama-sama na kayo sa impyerno. Wika ni Buboy sa pinuno ng mga aswang na si Kwatog at pinaulanan niya ito ng bolang apoy upang ito ay sunugin. Humanda ka na! Heto ang sayo! Subalit, sa daming bolang apoy na pinaulan ni Buboy ay hindi man lang nasunog ang katawan ni Kwatog at nakatayo pa rin ito sa harapan niya habang ito ay tumatawa. Isa na akong immortal bata at hinding-hindi mo na ako mapapatay ng iyong apoy. Malakas na sigaw ni Kwatog kay Buboy at inatake niya ito ng sobrang bilis. Habang umaatake ng sobrang bilis si Kwatog, ay mabilis ding hinarap ito ni Buboy. Kaya para silang mga kidlat na nagsusuntukan na kahit sakit ay wala silang nararamdaman. Para silang Diyos sa kalangitan na walang kamatayan. Kahit umaapoy pa ang buong katawan ni Kwatog ay hindi pa rin ito namamatay at lumalaban pa rin ito hanggang sa nanghihina na ang apoy sa katawan ni Buboy dahil nasagad na ang kapangyarihan nito at dahan-dahan na rin siyang bumabalik sa pagiging tao. Ano bata? Kaya pa ba ng apoy mo ang lakas ko? Sambit ni Kwatog kay Buboy
at isang malakas na sipa ang pinakawalan nito sa tiyan ni Buboy. Tanggapin mo to! Tumilapon ito sa tabi ng manggagamot na wala ng apoy ang kanyang katawan dahil nasagad na ang kapangyarihan nito. Buboy, gamitin mo ang kutsilyong ito na gawa sa tanso at pilak. Dahil yan ang ginamit ng mga ninuno ko nang pinatay nila ang demonyong naghahasik noon ng lagim dito sa mundo. Wika ni Aling Matilda kay Buboy habang nakadapa pa rin ito at sekreto nitong ibinigay ang kutsilyo sa kamay ni Buboy habang nanghihina pa rin ito. Ano bata? Kaya mo pa bang lumaban? Malakas na sigaw ni Kwatog habang dahan-dahan itong lumalapit sa binata upang patayin na ito at kainin. Pagkalapit ni Kwatog kay Buboy ay hinawakan na nito ang kanyang buhok at inaangat upang dukutin na nito ang kanyang puso. Subalit biglang may naramdaman si Kwatog na may bumaon sa kanyang puso na parang napupunit ang buo nitong katawan. Kaya tinignan niya ito at nanlaki ang kanyang mata dahil ang punyal na nakatarak sa kanyang dibdib ay ang kutsilyo na kayang pumatay ng anghel at demonyo. Walang hiya kang matandang manggagamot ka! Ikaw pala ang nagtatago ng punyal na gawa sa kalangitan! Kaya pala ang tapang mo na sumalakay dito sa kuta ko! Sigaw ni Kwatog kay Aling Matilda at tinapon nito si Buboy sa malaking kahoy at hinawakan nito ang punyal sa kanyang dibdib upang hugutin. Pagtama ni Buboy sa malaking puno ay napasuka ito ng dugo dahil sa lakas ng pagtapon sa kanya ni Kwatog. Kaya halos mamatay na ito habang sumusuka ng dugo. Habang hinahabol na ni Buboy ang kanyang paghinga, ay biglang nagpakita sa kanya ang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng balabal at kinausap siya nito. Iho, hindi pa ito ang katapusan mo. Marami ka pang makakalaban na mga elemento at mga sugo ng dilim. Kaya tumayo ka dyan at ipagpatuloy mo ang laban mo sa immortal na aswang ngayon. Sambit ng matandang lalaki at hinawakan nito ang bertod ng apoy. Kaya bigla itong nagliyab na parang mas malakas pa ito sa unang bertod bago pa ito nakuha ni Buboy. Tumayo si Buboy ng dahan-dahan at hinawakan ang bertod ng apoy at nagbigkas ito ng salita habang nakatingin sa aswang na si Kwatog na pilit nitong hinihila ang punyal sa kanyang dibdib. Patrem ventorum deum aum, demorum laudamus omnibus en relictum exiamet, exit domino et domini catibus et pater acalium. Amen. Pagkatapos dasalin ni Buboy ang makapangyarihang dasal, ay lumakas siyang muli na parang walang nangyari sa kanya at muling nagliyab ang kanyang buong katawan at tumalon siya sa himpapawid na parang isang agila na lumulutang at bigla siyang bumulusok mula sa itaas patungo sa kinaroroonan ni Kwatog na parang isang bulalakaw habang malakas na sumisigaw. Mamatay kang aswang ka! Ito ang sayo! Sigaw ni Buboy habang bumubulusok ito sa lupa patungo sa kinaroroonan ni Kwatog na nakuha na nito ang punyal sa kanyang dibdib. Hindi mo ako mapamatay! Malakas din na sigaw ni Kwatog habang nakataas ang kamay nito upang sanggain ang malakas na apoy na halintulad sa isang bulalakaw patungo sa kanya. Nag-abot ang apoy ni Buboy at ang kamay ni Kwatog habang malakas silang sumisigaw.
tagal ng ilang minuto ang kanilang pagtatagisan ng lakas at kapangyarihan. Hanggang unti-unti nang nabibiyak ang balat ni Kwatog na parang isang salamin dahil hindi na rin nakayanan ng katawan ni Kwatog ang lakas ng apoy na tumama sa kanya mula sa katawan ni Buboy. Kaya unti-unting nabibiyak ang kinatatayuan nitong lupa. At nababasag ang kanyang buong katawan. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi dapat ako mamatay! Isa akong immortal! Wika ni Kwatog at yun na ang huli niyang salita bago siya naglaho. Kaya pala namatay si Kwatog ay lumabas na pala sa mga biyak ng kanyang katawan ang mga kaluluwang kinain niya. Kaya ito ay naglaho na parang gula dahil sa lakas ng apoy na tumupok sa kanya mula sa nagliliyab na katawan ni Buboy. Bumalik na sa anyong tao si Buboy nang napatay niya ang manyakis na aswang na si Kwatog na hinang-hina. Habang nakaupo si Buboy sa lupa, ay biglang lumapit sa kanya si Aling Matilda at kinausap siya nito na habang nakahawak ito sa balikat ng binata. Buboy, hindi pa ito ang katapusan ng iyong misyon sa lupa. Dahil ito pa lang ang simula ng pagtanggap mo ng isang malaking responsibilidad na ibinigay sa iyo ng maylalang sa sanlibutan. Kaya pagtulungan natin na ubusin ang mga masasamang nilalang na naghahasik sa sanlibutan. Alam ko po, Lola, dahil yun po ang sinabi sa akin ng matandang nagbigay sa akin ng mahiwagang balabal na ito. Dito pa lang ang simula ng aking responsibilidad upang gamitin sa tama at ubusin ang mga nilalang na masasama sa pamamagitan ng pagkitil sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng apoy na bigay sa akin ng may kapal. Sambit ni Buboy at sinakay niyang muli sa kanyang likuran ang manggagamot upang madali silang makauwi sa kanilang tirahan sa bayan. Iniwan ni Buboy ang lugar na yon na sunog. At sa wakas ay matitigil na rin ang lagim na nagaganap sa kanilang bayan dahil naubos na niyang patayin ang mga aswang na nagbibigay ng kilabot sa mga taong bayan. Bumalik ang normal at payak na pamumuhay sa kanyang bayan at unti-unti na ring nawawala ang mga takot sa mga puso ng bawat tao sa tuwing sasapit ang dilim. Hinirang na bayani si Buboy sa kanila at tinawag siyang Boy San Telmo, ang may hawak ng bertod ng apoy. At kumalat ang balitang hindi lamang sa Karatig bayan nila, kung hindi pati sa Kamaynilaan ay kumalat ang pangalan nito at tuloy pa rin ang pagpuksa nila ni Aling Matilda ng mga aswang, halimaw o elemento man na naghahasik ng lagim sa buong mundo. At dito na nagwawakas ang kwento ni Buboy, ang Boy San Telmo. Maraming salamat sa lahat ng nakinig ng kwentong ito. And most especially, sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. At syempre, pinapasalamatan ko rin ang gumawa ng kwentong ito. Walang iba, kundi si Franz Alibert at si Donald Duck. Maraming salamat sa inyong dalawa sa walang sawang pagtulong sa aking channel. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload, mga kapatid. Paalam!